Samahan niyo ulit ako guys sa topic natin today. Alagang Nairico's TV gustong umasenso. Huwag kalilimutang mga kadamunggol na mag-subscribe sa ating channel para mas marami pa tayo matulungan sa vlog na to. Ang topic natin today mga ka-farmers. Pagtatae or scores ng baboy, paano ito gamutin? Paalala ang lahat na mababanggit ko sa vlog na ito ay based lamang po sa aking research at experience, hindi po ako expert, isa lamang po akong backyard farmer, sabay-sabay tayong matuto mga ka-farmers, so bago yan intro muna. This is Nairico's TV, ay isang damunggol vlogger. 2 weeks old. Yeah. Ito na rin, eh. Yeah, sarap! Kapit sa ating mga alaga. Okay. Diarrhea, score, is one of the most common ailments affecting the young piglet before weaning. It can vary from mild to severe, brief or persistent, creamy to watery, trivial to fatal. In Tagalog, ang pagtatae, score, ay isa sa mga pinakakaraniwang karamdaman na nakakaapekto sa batang bit mga bago wali. Maaari itong magmula sa banayad hanggang malubha, maikli o paulit-ulit, mag-atas hanggang matubig, at humantong pa sa mas malalang sitwasyon or pagkamatay ng baboy. Score is a clinical sign representing the result of a wide range of insults to the piglet gut. Causes are often complex with a mixture of infectious agents, environmental insults, and nutritional and managemental influences. In Tagalog, ang score ay isang palatandaan na kumakatawan sa resulta ng malawak na hanay ng mga bituka ng bit. Ang mga sanhi ay kadalasang galing sa tao na may dalang sakit, galing sa kapaligiran, sa nutrisyon at pangangalaga. Piglets are born into a hostile environment, teeming with pathogens. They do not have their own immunity yet, so, instead, they get it from colostrum, which is rich in antibodies that will keep them safe against most pathogens, until they can produce their own. In Tagalog, ang mga bit ay pinanganak na walang panglaban sa kapaligiran, na puno ng mga pathogen or mga sakit. Wala pa silang sariling immunity, kaya, sa halip, nakukuha nila ito mula sa colostrum, na mayaman sa mga antibodies na magpapanatili sa kanila na ligtas laban sa karamihan mga pathogen, hanggang sa makagawa sila ng kanilang sarili ng antibodies. Cause of score, not get enough colostrum, passive immunity transfer failure, environment, weather, infections. Ngayon ay naibahagi ko na sa inyo ang aking research tungkol sa diarrhea or score ng mga baboy. Andito na si Nairico's para ibahagi ang kanyang karanasan sa ganitong sakit ng baboy. So yun guys, this is Nairico's TV. So yun, napag-usapan natin yung mga diarrhea sa tungkol sa baboy. At based po sa ating research na ang tungkol sa pagdudumi ng baboy is marami pong dahilan. Ano? Ang dahilan po ay isa doon yung passive immunity transfer failure. So ito yung tungkol sa colostrum na nakukuha ng mga biik galing po sa gatas ng ating inahin. Bago ko ituro guys kung paano natin i-solve yung hindi magandang pagdudumi ng ating mga baboy. So, siyempre, kukunin muna natin yung mga dahilan. So, dito sa research natin, ang nakalagay dito is passive immunity transfer failure na galing sa colostrum. So, nangunguna po yun. Pagdudumi ng hindi maganda ng ating mga baby. Kasi nga guys, ang colostrum is napaka-healthy na kailangan mainom agad ng ating mga baboy para magkaroon siya ng antibodies para pang-protection sa ganyan, mga pagdudumi, sa kapaligiran, etc. para meron agad silang magandang protection sa kanilang katawan kasi nga mga biik pa lang sila. So, pangalawang dahilan guys dito sa research natin, itong sa galing po sa kapaligiran. So, ano ba yung kapaligiran? So, kasama po dyan yung mga weather at saka yung environment ng ating kulungan. So, kapag madumi yung kulungan natin, so, siyempre, prone din po yun sa mga ganun na sakit.
yung hindi magandang pagdumi. Siyempre, ang isa pa po guys sa mga lahi ng baboy, kasi mayroong mga baboy na kaya nilang i-adapt yung mga temperature o pababago-bago ng panahon, katulad ng uulan, iinit. Mayroong mga baboy na kayang i-adapt sa katawan nila agad yung mga ganun na mga panahon. So meron din pong baboy na mahirap, hindi sila agad maka-adjust, kaya ang nangyayari is dudumi ng hindi maganda ang ating mga baboy. Kasama rin din po dito yung stress at saka yung hangin na nakukuha at saka yung kumbaga daloy ng hangin na nakasasagap ng ating mga baboy. So ang pangatlo po dito sa ating research is infection. So kung ako guys, tatanungin nyo, based po sa aking experience at karanasan, sa akin lang guys, ang sanghi lang po talaga ng pagdudumi, kasi ilang beses na rin po ako nag-attend ng mga seminar, ang number one po dyan is minsan overfeeding at saka nalamigan. Number one po yon, nalamigan yung ating mga baboy. Kaya nagkakaroon siya ng ganong sakit, yung pagdudumi ng hindi maayos. Kaya lahat po na attendan kong seminar, yun po ang palaging sagot nila. Wala pong ibang specific na ano nila, tanging dahilan lang po nun is nalamigan ng ating baboy at saka overfeeding. So yun guys, ituturo ko sa inyo kung paano ko siya isolve. So nadali lang guys, isolve ang mga ganitong sakit ng baboy. So ito guys, papakita ko sa inyo yung pagsosolve ng aking problema sa pag dudumi ng hindi maayos. So dalawa lang po ang proseso na ginagawa ko sa aking mga baboy kapag sila ay hindi maayos na dumumi. So panoorin nyo guys. So yun guys, maghahalo tayo ng Yakult na bilalagay natin dito sa tubig. Yan, yan yung papainom natin sa mga baboy natin na may diarrhea o hindi maganda ang dumi. Ang ibibigay natin dapat fresh na fresh pa po guys, na galing po sa rep na Yakult. Yan, dalawa nilagay ko kasi 3 litro ito. Yan ang ibibigay natin kasi medyo malalaki na itong baboy natin. Yan. Papainom natin para gumanda ulit ang kanilang dumi. So yun guys, ito pa ang isa sa mga alternative na panggamot sa mga baboy nating may sakit sa hindi maganda ang pagdumi. Yan, dahon ng saging, yung talbos po yan. Yan yung papakain natin sa mga baboy natin. Yan, di ba? So hanggang dito na lang guys. Salamat sa lahat ng mga nanonood dyan sa aking premiere. Sana lahat po tayo may natutunan naman sa premiere na to. So sa lahat may mga suggestion o comment dyan guys, kasi ako hindi naman po ako expert, isa lang po akong backyard farmer. So sa lahat naman nandyan pa rin nanonood, this is Nericos TV. Love you all. Thank you for watching. Bye bye! Hanggang dito na lang mga ka-farmers, sana may natutunan po kayo sa topic natin today. Kung meron man po kayo gusto e topic at suggestion e comment nyo na lang mga ka-farmers. Huwag po kakalimutan na i-subscribe at i-like nyo guys ang ating video. Maraming salamat sa lahat ng nanood sa premiere ko. Hanggang sa muli, this is Nericos TV again, love you all.